Ito, shorty din ang diode. So, diode to eh. Ayan, oh. Ayan, oh. So, shorted yung diode niya. And, ang pinakamasakit kasi na shorted pa dito. Okay pa yung diode sana. Ito, mapapalitan natin to. Yung power supply magagawa natin is itong IPM. O, dito pala sa output eh, oh. Wow. Ayan, oh. May resistance na siya. Yun. Yan. So, dapat wala tayong resistance na makukuha dito. Kung may resistance siya, ibig sabihin niya shorted. So, ang damage niya is power supply, diode, and yung IPM. So, basically, today, mga katek, may kakausapin pala akong customer. Sir. Hello, sir. Apo. Ayun. Ang problem ng board natin ay mukhang hindi magagawa. Ah? Oo. Ano kayang, ano, saan ba nakasira talaga ng unit na based doon sa sinabi niyo? Bali, pangsal, bali, ano talaga, bali, pinabibita ko talaga yung mga helpers doon sa bahay, yung maintenance ko doon sa bahay na yung mga gumagawa ng mga lulod. Yung unit na yan doon sa may-ari mismo ng bahay or kapit-bahay? Ano sir, bali doon sa nangungupahan sa kanya, Nangungupahan. Ah. Tapos anong ginawa, parang ano ba, tinapak, tinuntungan, or ano ba, masira? Bali, tinuntungan doon nila sir, eh, tapos daw, yun, pagkatuntung doon nila, bigla raw nagsyato, tapos, sinigda po nung may ano, sinigda po kinaumaga ng technician po nung namumupahan, eh, basag daw po, may nabasag daw, ah. May nabasag? Na, wala naman, bali, wala naman kami nakita na nabasag, talagang marupok na yung casing. Opo, yun nga po sinabi ko Ngayon, siguro gawin ko na lang ng report or tawag dito. Ang pwede ko lang kasi mabigay is papalitan natin talaga yung board pero mababang price lang. Papadiscount tayo kay Colin. Ah, sige. So, maaaring papasok siya sa 6,500. Ah, sige. And siguro kung gusto mo, gagawa namin ng video. Tapos kung maaaring ipapanood nyo doon sa may-ari o kausapin namin yung may-ari ng aircon para maipaliwanag sa kanya na yung pagkasira ng aircon ay hindi naman dahil doon sa pagkakatapak or something, natural shutdown ang pagkasira eh. Oh, okay. Oo, talagang bibigay na yung unit niya. Okay. Nataon lang siguro na nandun eh kasi kawawa naman kung sasagutin naman ng helper, kano na sahod nun, baka 350 lang ang sahod nun. Imagine na ano. Pagkano siya, pagkawa na lang po, pagkawa na lang sir ng record. Sige po. Ayun na lang. Then kung, siguro kung pwede namin kausapin din yung may-ari, para mapaliwanagan namin, or gawa namin ng video ngayon, tapos ipapanood mo doon sa may-ari, para makita niyo yung board niya. Pag-video na tapos papanood ko lang po doon sa may-ari, hindi ko lang po kasi, medyo mga ano ko din pa bahay, medyo matalitan na yung pitera. Ganun ba? Eh, hindi, mapapaliwanagan naman siguro natin. Tingnan natin kung ano, kasi hindi naman pwedeng shoulder ng tao to, kasi natural naman ang pagka-shutdown. Eh, pwede sir, pinapalitan siya, human error talaga. Yun din ba sinabi ng technician na human error? Or ano? Yung sinabi siya ng technician na dahil daw to date, eh, Malutong. Dahil siguro, ang suspecha ko dito is overuse ang unit. Kasi pati yung board niya is maitim na. Tapos puro, halos puro alikabok na. Hindi siguro na preventive maintenance ng tama. Tapos, overuse pa ang paggamit. Or talagang medyo may kalumaan na rin naman itong unit na ito eh. Kasi unang labas pa ito ng inverter na unit. Second version na ito eh. Ayun. Oo. Then kung ano naman, kung talagang isu-shoulder nung technician na tayong pumayag,
at sasabutin naman para wala na rin kayong magpaghabaan ng usapan, pabibigyan ko na lang ng discount. Oo. Ngayon, kung hindi naman at sasagutin naman ng may-ari, eh, pipresyo namin ang standard na price para naman kahit papaano yung abala mo imabayaran natin. Hindi, ako sa akin, sir, ako lang, ano ko lang po kasi. Bali na kawalan ako sa mga video eh. Eh, siyempre, talaga kawawa yung kanila sahod nila doon sa pagkakagawa na yun. Tapos, sa kanila ipapashoulder yung kasalanan hindi naman nila ginawa, no? Oo. Sige, sir, gagawin namin ang video ngayon. Sige, sir. Thank you, sir. Okay. Salamat, sir. Salamat. Sige, sir. I-upload namin siguro ngayon ding araw na ito. Sige, sir. Thank you. Okay. Sige, sige. Oh, nakalimutan kay messenger. Message mo nga ulit ako. Natabunan messenger mo eh. Sige, sir. Message. Arman yun, di ba? Arnan ba? Ako, Arman. Arman. Ah, sige, sir. Thank you, po. Salamat. Ayun. Okay. So, kakaiba kasi yung video natin. Actually, yung mga lumalapit sa atin is natalasan yung technician na nakadisgrasya ng board. Ito kakaiba eh, kasi helper na gumagawa ng bubong. Ang sakit sa ulo na. Helper na gumagawa ng bubong is sila yung pinag-abutan or pinag-abutan ng pagkasira ng unit na aircon. So, tinignan naman namin na hindi naman connected yung paggagawa ng bubong doon sa pagkasira ng aircon. Kaya ginawa namin yung video na ito para may paliwanag na rin siguro doon sa may-ari. So, based nga doon sa, ano, is baka hindi sila nagkaintindihan ng customer o yung may-ari. Ayan. So, pilitat kami doon sa kabilang table. Okay? So, galing kami sa bakasyon. Ngayon lang kami ulit gumawa ng video. Tapos, syempre, ang dami na sumalubong na pagkatapos ng ligaya ay puro problema ang sasabunain. Ayan, so konting ano lang naman, hindi na magagawa kong tulong siguro kung talagang hindi isu-shoulder o hindi sasagutin ng kliyente para hindi na magkahaba ang usapan at sasagutin nila. So, papadiscountan na lang namin. Ayan. So, yung masasagot ko is maaaring yung labor ng paggagawa and yung discount na ibibigay namin para tulong na rin doon sa kanila. Okay? So, lilipat ako doon sa kabilang table. Ayan, okay. So, ano ba? A shoutout pala muna sa lahat ng graduate ng Aurora Central School, Nauhan Oriental Mindoro. Ayan. Kaya pala kami napauwi din dahil nagkaroon ng reunion. So, class 90 kami. Ayan. Kita-kita yung mga magkakaklaseng makukulit dati. Na, makulit pa rin yan. Ayan. Okay? So, shout out sa lahat ng graduate at hindi gumraduate sa mga teacher ng Aurora Central School, Nauhan. Okay. So, ito yung board pala na ginagawa namin. At chinek. Actually, hindi magagawa eh. So, kung mapapansin nyo yung board, ayan. Magpo-focus natin. Is talagang makikita nyo naman ang itsura. Parang makikita nyo halos nanggigitata. Ayan o. Oh. Yan, ang likod. Ito yung kabila. So, 3HP siya na model KSM-30MB1. Ayan. So, DC ang panmotor. Okay. Ayan o. Oh. So, nanggigitata na. And, mapapansin nyo yung plastic cover nyo. Hindi na nila nga natanggal kasi nabiak na eh. Oh. Ayan. Actually, yung pagkabiak niya is nabibiak talaga dahil napakalutong. Oh. Para siyang chicharon. Oh. Ayan. Oh. Baka sobrang init. So, sobrang init talaga yan. So, ito yung naging problem siguro. Baka nakatutok siya sa... actually, yung pagkakakabit is afternoon sun. Ayun, nakatutok siya sa araw mismo, yung pinaka-outdoor. So, ito, dinisisyon na niya namin. Dapat talaga i-repair namin para kahit papano is matulungan namin yung hindi technician eh. Kaya kakaiba yung naging problema. So, nasanay tayo na ang lumalapit sa atin is yung ibang technician na nakakadisgrasya ng board. So, ito kakaiba. Dahil ang sinasabing nakadisgrasya is yung helper na gumagawa ng bubong. Kawawa naman dahil wala naman siyang kinalaman. Ano?
So, ito, in short, sabi ko nga sa inyo, yung pagkasira ng board, masasabi naming natural or talagang gumigay ang unit na pinag-abutan lang na last touch is yung mga gumawa daw ng bubong o yung kalulod ng bahay. Ayan. So, dito pa lang kasi makikita na natin yung board. Tingnan natin kung may pupokus. So, may indication na siya na overuse eh. Kasi yan, oh, lobo ang filter secondary power supply. Ayan, oh, lobo ang mga kapasitor. Ayan. Medyo madilim siguro ng konti. Kung buhayin ko ilaw ba, gaganda. Ayan, oh, so mapapansin nyo to. Yung mga nakalobo. Ayan. Ayan, lobo din. So, talagang papunta siya na sa pabigay. And siguro, nung nataon na gumawa ng bubong, eh talagang bumigay na yung board. Okay. So, okay pa sana kung dito, kasi kaya naman nating remedyohan sana ang power supply. Ang isang problema natin, yan. So, eto, teka, lalapit ko ah. Yan, kita nang nakaside, tanggal may ilaw ng cam. Ito, shorted din ang diode. So, diode to eh. Ayan o. Ayan o. So, shorted yung diode niya. And, ang pinakamasakit kasi na shorted pa dito. Okay pa yung diode sana. Ito, mapapalitan natin to. Yung power supply magagawa natin is itong IPM. O, dito pala sa output eh. Oh. Wow. Ayan o. May resistance na siya. Yun. Yan. So, dapat wala tayong resistance na makukuha dito. Kung may resistance siya, ibig sabihin niya shorted. So, ang damage niya is power supply, diode, and yung IPM. So, based kasi doon sa sinasabi nila na maring natapakan o tinapakan daw yung ibabaw ng aircon. Kasi ito, wala kasi akong sample pala nung pinaka. Ito kasi ilalim. Then, sa ibabaw nito, may cover pa siya na plastic. So, kahit siguro siya matapakan, hindi naman siya magsushort dahil plastic yung tatama dito. And, wala naman siyang indication na nasunog ang board na nagkaroon ng short dahil sa pagkakatapak or nabiyak. Yung casing talagang marupok. Hindi natin masabi kung sinong nakabasag kasi hindi ko pala inalam kung sino nakabasag ng casing. Nung dinala dito, ito na lang natira eh. Ayan, so yung casing, meron naman tayong maipuprovide. And yung board, meron naman din tayong maipuprovide. And ang pwede ko lang ibigay na tulong, siguro yung discount doon sa board na makukuha natin. Ano? And yung labor namin ng pagkakabit dito at pag-check up, ay ibibigay na namin ng libre. Okay? Libre ah. Baka mamaya singilin mo ako ah. Ayan, yung cameraman, sinabihan ko na. Then yung discount sa board, bigyan mo ha. Yun. Sagot ko na. Ikaltas mo sa sahod ko. Okay. So, ayan. Ayan lang negative naman. Ka na nga. Ano pa? Ayan lang ang problema. Naubos na sa pamasahe pag uwi ng Mindoro. Ayan. So, ganito kasi ang tayo niyang board na yan eh. Ayan. So, ito ibabaw. Ay, nakatalikod. Then, may plastic cover pa yan na nakatakip dito sa ibabaw. And, meron pang takip syempre. Ayan. And makikita nyo naman yung board talaga nang gigitata na rin na itsura. Salikabok. So, binlower na namin to. Pero yan, oh, dikit na dikit pa rin. Ang dumi. Ayan. So, ang naging sira, power supply. So, yung power supply kasi umaandar pa rin naman yan. Kahit makita nyo na bahaging naglobo yung kapasitor. Dito. So, pwede pa naman siya. Siguro, okay pa. Pero ang pinakamalala kasi, yung IPM is shorted. So, yung IPM kasi, kung titingnan natin, ang pagkasira niya is, kaya nasabi kong natural, or maaring na overuse, or sa sobrang tindi ng init, talagang bumigay siya. Ayan. So, maaring nanganganib pa rin yung compressor niya na may defect. Okay? So, sa may-ari po ng board o yung aircon na ito, ewan ko kung panonoodin nila, baka ipagalitan ako, ano. Pero, okay lang yan, tatanggapin na natin magalit sila. Pero sasabihin natin yung buong katotohanan na
yung aberya po ng unit is hindi po dahil doon sa pagkakatapak o dahil doon sa gumawa ng bubong ang naging dahilan ng pagkasira. So, ang dahilan ng pagkasira is natural shutdown or natural, talagang gumigay na ang board. Ayan. So, kawawa din naman kasi yung gagawa ng bubong kung si shoulder nila na hindi naman nila kasalan. Mayroon para mag-abugado, ano? Lalo na kung magsisinungaling ka. Pero ito, wala akong kasinungalingan. Pinakita ho namin ito. Ayan. So, kung magagawan sana namin ng paraan yung board, eh, di sana hindi na namin pababayaran para maibalik lang sa inyo na hindi na rin kayo gagastos. Ang problema, hindi na ho siya pwede natin i-repair kasi ang damage nyo is yung pinaka-ITM IC. Ito, yung sa section na ito. Yung tinatawag natin IPM IC. Yan, so ang tawag dito ay IPM driver board. Yung buo na ito. O IPM module. Okay, so shorted ang IPM, sira ang power supply. And yung pan motor, pwede rin kasi ang dahilan ng pagkasira, maaaring nag-overheat, maaaring yung pan nyo is mahina ng ikot or maaaring madumi din yung condenser nyo. Yun, so isang pwedeng maging dahilan. And yung sikat ng araw or sa sobrang init ng panahon, talagang bibigay siya. Lalo na medyo may kalumaan na rin yung unit natin. Ayan. So okay na, hanggang dito na lang siguro tayo. Ulitin ko lang po ulit, hindi po kasalanan ng gumagawa ng bubong yung pagkasira ng aircon ha. Natural po ang pagka-shutdown ng unit. So wala pong pananagutan yung gumagawa ng bubong. Okay, so pinaliwanag lang namin. Kawawa naman kasi mukano lang pala sahod. 350 yata ang sahod. Tapos magbabayad siya. Unang nasabi ko pa nga dito, umiiyak daw kanina yung helper na gumagawa ng bubong dahil ang unang nabanggit na estimate namin is 17,000. So, pinakanbas ko muna. Sabi ko, baka wabot ng 17,000 yan, kapapalta natin. So, malaki ano. Eh, umiiyak daw kanina. Sabi ko, naku, kawawa naman. Ayun, kausap ko kanina. Kaya, sabi ko, sige, di-discounta natin. So, hindi aabot ulit ka lang. Mababa lang kung talagang sasagutin nila. Pero, yun nga, sana makarating dun sa mismo may-ari ng aircon na hindi po kasalanan talaga nung helper na gumagawa ng bubong. Kung hindi, natural shutdown ang unit. O talagang bumigay ang board. So, kung ipapagawa naman ng may-ari, willing naman din kami, nabibigyan namin ng discount. And syempre, kawawa din naman yung technician na gagawa. Dapat bayaran din para ka naman kumita. So, wala naman libre sa panahon ngayon sa hirap ng buhay. Ayun. Okay? So, ayos na kaya. Okay?